blessed. Kaliwa kanan, harap at likod, sabi mo mga hello, favored. At higit sa lahat, sabi mo, hello, beautiful. Pumalakpak po ang mga anak po ng Diyos. Mga kapatid, before we listen the word of God, ating kinagawian, kinasanayan, at kinaugalian ang magdeklara ng mga mabubuting bagay. Because whatever we declare, yun po ang nagmamanifest sa buhay po natin. Of course, we will do it with faith, with boldness, and confidence. Tayo lahat, sabi natin, thank God I am prosperous. Lakasan natin, because I'm blessed by the Lord. Greatly blessed. Extremely blessed. Highly favored. Deeply loved. Sabi mo, thank God I am your child. I cannot be denied. I am your beloved. Everything in my life is well. Sige, mas malakas pa dyan. Sabi mo, my life is well. My family is well. My job is well. My business is well. In the presence of God, nothing is missing. Nothing is broken. Sabi natin, all is well. Okay, palapakan natin si Lord. Amen. Mga kapatid, tanda po natin, there's no safe place kundi sa piling ng ating Panginoon. Sasantaya po, Brethren in Christ, ang ating pong series about the attributes of God, and we're here in Book 3, which entitled, Who He Is Within Us. Always remember that Jesus Christ is living in our hearts. At sino ang ating Panginoon habang siya ay nananahan sa ating mga puso? Psalms 57:1, Be merciful, O gracious to me. O God, be merciful and gracious to me, for my soul takes refuge and finds shelter and confidence in you. Yes, in the shadow of your wings will I take refuge and be confident until calamities and destructive storms are past. So our God will be our shelter. Sa panahon na may mga pinagdadaanan tayo, sa panahon na may mga nararanasan tayo, ang Diyos ang ating kanlungan, ang Diyos ang ating kumplihan, hanggang, sabi pa nga doon, until calamities and destructive storms are past. Let us review, Brethren in Christ, Part 1, siya ang Diyos ng katiyakan. He is the God of assurance in Proverbs 3:26. Part 2, siya ang Diyos ng kasiguruhan. He is the God of guarantee in Psalms 19:9. And part 3, siya ang Diyos ng kalakasan. He is the God of strength in Psalms 28:7. And part 4, siya ang Diyos ng kasiglahan. He is the God of stamina in 2 Thessalonians 2:16. And part 5, siya ang Diyos ng kagalakan. He is the God of joy in Nehemiah 8:10. And part 6, siya ang Diyos ng kasiyahan. He is the God of happiness in Job 1:10. And part 7, siya ang Diyos ng kakontentuhan. He is the God of contentment in Hebrews 13:5. And part 8, siya ang Diyos ng kasapatan. He is the God of satisfaction in 2 Corinthians 12:9. And part 9, siya ang Diyos ng kasagutan. He is the God of answer in Jeremiah 33:3. And part 10, siya ang Diyos ng katugunan. He is the God of provisions in Genesis 22:7-8-14. And part 11, siya ang Diyos ng kabuhayan. He is the God of life in John 14:6. And that was last Sunday. And ating po tinalagay ang BTW, which stands for Jesus is the bread of life, and Jesus is the tree of life, and Jesus is the water of life. The promise of the Lord, kapag ka tayo ay si Jesus ang ating naging buhay, kailanmay hindi ka magugutom, kailanmay hindi ka mauuhaw, because Jesus is our life. And this morning, sabi mo nga, this morning, Part 12 na po tayo, mga kapatid. We are about to be done sa book number 3 at magpro-proceed tayo sa book number 4. Book number 5 po yan hanggang book number 5. Hallelujah! Entitled, siya ang Diyos ng kaginhawaan.
He is the God of prosperity. In 2 Peter 1:2, let us read. Biyaya at kapayapaan ang sa inyo'y dumami. Praise God. Listen up, church. Ito po ay benediction ni Apostle Peter, na sabi ni Peter, biyaya at kapayapaan ang sa inyo'y dumami. Kaya lang nagiging problema, hindi biyaya, hindi kapayapaan ang dumadami minsan sa tao, ang dumadami, problema. Tanungin mo nga ang katabi mo, anong dumadami sa iyo? Praise God. Biyaya ba? Kapayapaan ba ng Diyos? O problema? Praise the Lord. Hallelujah. Pero sabi po ni Pedro, again, biyaya at kapayapaan ang sa inyo'y dumami sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. May grace, God's favor, and peace, which is perfect will being, all necessary good, all spiritual prosperity. Sabi nga natin, all. And freedom from fears and agitating passions and moral conflicts will multiply to you in the full, personal, precise, and correct knowledge of God and of Jesus our Lord. Mga kapatid, if we want the grace of the Lord to be multiplied sa buhay natin, ang kailangan mo lang makilala ng lubos ang Panginoon. Because the more you know God, the more you will trust Him. Tama? The more na nakikilala mo ang girlfriend mo, the more na naiinlove ka sa kanya. Tama? Wala akong kausap. Ganon din kay Lord. The more na nakikilala mo ang Diyos, the more na magtitiwala ka sa kanya. And the more na nagtitiwala ka sa kanya, the more na nagmo-multiply ang biyaya, nagmo-multiply ang blessing, nagmo-multiply ang kaginhawaan sa buhay natin, kasi binanggit sa English, yung all spiritual prosperity. By the way, mga kapatid, pag pinag-usapan natin ang kaginhawaan, yung kagaanan sa buhay, hallelujah, ang katawan mo, magaan ang pakiramdam. Yun po ang ibig sabihin, mga kapatid, ng kaginhawa. Maginhawa, walang sakit, walang karamdaman, walang iniindang sa pangangatawan. Yun ang maginhawang pangangatawan. Ang maginhawang buhay, walang problema, walang suliranin. Gusto nyo po ba yung ganon? Ayaw yata ninyo, mga kapatid. Gusto niyo po ba ng maginhawang buhay? Yung mga nag-aamin, yun lang ang mangyayari. Yung iba gusto manatili sa mahirap na buhay. Gusto niyo po ba ng prosperous life? Amen. Praise God. Mga kapatid, tandaan po natin na nasa nagnanais na magkaroon ng maginhawang buhay. But the secret of it, brethren in Christ, kilalanin mo ang Panginoon ng personal, precise ang sabi ko doon, maging ang ating Panginoong Jesucristo. Let us look sa heart of God's attribute. BFF, best friend forever. Hallelujah. God's prosperity is with blessing. Hindi ka pwede maging hawa, walang pagpapala. God's prosperity is with favor or grace. May biyaya, may pabor. And God's prosperity is with freedom. Kaya tayo, mga kapatid, kapag nakaranas ka, praise God, ng kaginhawaan, ang pagpapala, ang pabor, ang kalayaan, hallelujah, gusto niyo po bang lumaya ng utang? Praise the Lord. Lumaya, magsilaya tayo. Freedom, mga kapatid, all you need is prosperity. Sabi nga natin, prosperity. Sa Bible, mga kapatid, ang prosperity o kaginhawaan sa buhay is conditional. Pag sinabing conditional, may parte ka, may parte ang Diyos. God will do His part, you will also do your part. Sabi pa ng Deuteronomy 29, listen up, mga kapatid. Sabi niya sa mga Israelita, ganapin nga ninyo ang mga salita ng tipang ito doon sa Ten Commandments at inyong gawin upang kayo'y
guminhawa sa lahat ng inyong ginagawa. Sabi niya, therefore keep the words of this covenant and do them, that you may deal wisely and prosper in all that you do. Sabi ng Bible sa mga Israelita, gawin niyo ang lahat ng utos ng Diyos, giginhawa ka. Ang kabaligtaran, if they will not do, mga kapatid, ng kautosan ng Diyos, they won't prosper. Kaya again, conditional. Gawin mo ito, giginhawa ka. If not, hindi ka giginhawa. At tingnan pa natin sa 1 Kings 2:3. At iyong ingatan ang bilin ng Panginoon mong Diyos na lumakad ka sa kanyang mga daan, na ingatan ang kanyang mga palatuntunan, ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga kahatulan, at ang kanyang mga patotoo, ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moses, upang ikaw ay guminhawa sa lahat ng inyong ginagawa saan ka man pumihin. Sabi niya, keep the charge of Lord your God, walk in His ways, keep His statutes, His commandments, His precepts, and His testimonies, as it is written in the law of Moses, that you may do wisely and prosper in all that you do and wherever you turn. Magiginhawa ka sa lahat ng inyong ginagawa at kung saan ka man paruroon, if you keep the commandments of the Lord. And also here in 2 Chronicles 22:11, ngayon, sabi ni King David kay Solomon na kanyang anak. Sabi niya, ngayon, anak ko, ang Panginoon ay sumasayo at guminhawa ka at iyong itayo ang bahay ng Panginoon mong Diyos gaya ng kanyang sinalita tungkol sa inyo. Sabi niya, now, according to the King David, my son Solomon, the Lord be with you. Sabi niya, the Lord be with and prosper you in building the house of the Lord your God as He has spoken concerning you. Baka hindi po ninyo alam, tulit yun o mga kapatid, ang ipinatayong templo ni King Solomon ay almost made of gold. Yun po ang pinakamagandang templo ever na mayroon po ang kasulatan. Ito po ay iminungkahi ni King David pero hindi natupad sa panahon ng paghahari ni King David na ipatayo po ang bahay ng Lord, which is the temple in the time of King Solomon. Pero ang sabi po ni King David sa kanyang anak na Solomon, the Lord be with and prosper you. Kapag kasama mo ang Diyos, imposible na hindi ka guminhawa. May tao pa po ba? Sabi mo, pagkasama mo si Lord, sige, magsalita kayo. Sabi mo, pagkasama mo si Lord, giginhawa ka. Agree ba kayo doon, mga kapatid? Hallelujah. Wala pong sinamahan ang Diyos na hindi guminhawa. Sabi naman ng iba, Pastor, bakit ako hindi guminhawa? Kasi hindi ka sumasama kay Lord. Hallelujah. Kasi maraming mga Kristiyano, praise God, masakit man tanggapin, hindi Kristiyano sa Lunes, Martes, Merkules, hindi ka na nananalangin. Pag kumakain, hindi ka na pray. O paano mo sasabihin, sinasamahan ka ng Lord? Kasi sabi ng Bible, if the presence of the Lord is with you, He will prosper you. Hindi pwedeng hindi ka paginhawain ng ating Panginoon. Dagdag pa po natin, 2 Chronicles 31:20 at 21. At ganito ang ginawa ni Ezekias sa buong Huda. At siya'y gumawa ng mabuti at matuwid at tapat sa harap ng Panginoon yung Diyos. So, ulitin natin mga kapatid, si Ezekias ay gumawa ng mabuti, matuwid at tapat sa harap ng Panginoon ng Diyos. At sa bawat gawain na kanyang pinasimulan sa paglilingkod sa bahay ng Diyos at sa kautusan at sa mga utos upang hanapin ang kanyang Diyos, kanyang ginawa ng buong puso niya at guminhawa. Maganda sa English, Ezekias did
this throughout all Judah, and he did what was good, right, and faithful before the Lord his God, and every work that he began in the service of the house of God, in keeping with the law and the commandments to seek his God, inquiring of and yearning for him, he did with all his heart, all he prospered. Kaya kapag tayo ay gumagawa ng mabuti sa Panginoon, gumagawa ng matuwid sa Panginoon, tayo ay tapat sa Panginoon, at gagawin mo ang lahat, buong puso, yung pagkadlang, ginagawa yan ng buong puso. Yung pagigitara dapat ginagawa ng buong puso. Yung pagbibase, ginagawa ng buong puso. Ang pag-awit, ginagawa ng buong puso. Lahat ng ginagawa natin, if we will do it wholeheartedly, sabi ng Bible, we will prosper. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, prosper. Masarap ang maginhawa, yung parang wala ka nang nanaisin pa, wala ka nang kakailanganin pa, wala ka nang ano pa man, iniisip pa, mga kapatid. Yun po ang maginhawa buhay. Mga kapatid, i-acronym natin ang acronym ng DPWH. Ano po yung DPWH? Department of Public and Highways. Ano pa yun sa? Parang hindi kayo ano? Hindi nyo alam yata yan. Hindi kayo nagsipag-aral. DPWH, Department of Public Highways and yun nga, DPWH, Highways. Ways. Hallelujah. Okay, number one. Hallelujah. So declaration, ang number one, declaration will make us prosper. Kaya di ba si Pastor Noel was with us last Sunday, ang sabi ng Pastor Noel, mahalaga yung mga sinasabi natin. Ang ganda nga nang narinig ko sa Facebook, huwag mong sabihin gutom ka, ang sabi mo, kakain ka pa lang. Tama? Huwag mo sabihin, wala kang pera. Ang sabihin mo, paparating pa lang, papayamanin pa lang ako. Amen? So, what matters yung lumalabas sa ating bibig? Amen? Kaya nga sabi ko nga, kapag ang anak mo sobrang kulit, sobrang pasaway, sobrang likod, ang sasabihin mo lang, ang bait-bait ng anak ko. Amen? Hindi yung sasabihin, tigas-tigas ng ulo mo. Kaya talagang lalong nagiging matigas. Declaration matters. Again, brethren in Christ, declaration will make us prosperous. Basa tayo, Isaiah 55:11. Magiging gayon ang sabi ng Panginoon ng aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi babalik sa akin ng walang bunga, kundi gaganap na kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsubuan. So shall my word be that goes forth out of my mouth, it shall not return to me void, without producing any effect, useless, but it shall accomplish that which I please and purpose, and it shall prosper in the thing for which I sent it. Sabi ng Diyos, lahat ng kanyang pinagsuguan ng kanyang salita, hindi babalik ng walang kaguluhan. Hindi babalik ng walang bunga. Once the Lord speak it, it will happen. Sabi nga ninyo, it will happen. Lakasan natin. Kaya mga kapatid, praise God, parang hindi man wala sa katinuan sa mga walang pananampalataya, may mga tao na nagsusugo. Sinasabi nila, the Lord's come. O, diba? Praise God. Kaya nga sinasabi ko sa mga problematic na tao, alam niyo po mga tao, paulit-ulit ang problema eh. Mula noon hanggang ngayon, bayarin ang bahay, bayarin ang tubig, bayarin ang kuryente, paka meras na naman ang may tungkulan. Yan na naman.
bahay, tubig, kuryente. Tumanda ka na, ulit-ulit yung problema, bahay, tubig, kuryente. Bahay, tubig, kuryente. Praise God, paulit-ulit. Bakit mga kapatid? Kasi sabi ko nga, yung iba, ganito ang tanong. Pakayari ng meto, mamuntang yan, nano naman yan tutuki. Sa Tagalog, pagkatapos ng isang problema, ito ang kanyang tanong, ano na naman kaya ang susunod? Problema. Kaya sabi ko sa inyo, mga kapatid, kaya kasi Satanas, sinarap ko yan eh, nung pinilayan ako. Hallelujah. Kala ko, hindi na ako makakalakad. Kita ko si Archie. Nag-chat-chat sa akin. Sabi niya, Pastor, dalo naman kayo sa akin. Ako, bakit? Kasi para daw my word na makarinig daw yung kanyang stepmother, yung kanyang tatay. Gusto ko sagutin sana, million ng words ang sinabi ko sa kanila. Wala naman napapakinggan. Or baka naman gusto mo kong padalawin para may 1,000 ka. Hallelujah. Are you here, church? I'm kidding. Wala pa masama po doon. Pero may mga tao talaga, ang hirap, kahit anong share mo, na andun pa ang church sa abangan, no? Katabi pa nila. Hindi naman talaga nakikinig. E ang sabi ng Bible, huwag mong ibigay ang perlas sa baboy. Ibig sabihin, yung perlas, word of God, yung baboy, yung mga tao, binapaliwala ang salita ng Diyos, huwag mong pag-aksayahan ng panahon. Tama? May tao pa kaya ko? May mga tao kasing ayaw ng salita ng Diyos. Praise God. Bakit may pipilit ang salita ng Diyos? Kasi kung gusto nila ng word of God, at yun nalakin. Amen? Amen? Kayo nga, nandito kayo kahit medyo hindi nyo pa kasi masyadong word of God. Si Marino, tandang-tanda mga pinangaral ko niyan. Praise the Lord. Nakikinig yan. Tahimik yan dyan. Hallelujah. Amen. So mga kapatid, tulad ng ating inaral, si Abraham din, kahit imposible na walang provision, habang umaakyat papunta ng bundok ng Moriah, tinatanong siya ng kanyang anak, nandito ang gatong, nandito ang apoy, asa ang iyahandog. Sabi ni Abraham, God will provide. Amen? Amen, amen po ba? O, kita niyo po, praise God. Natutuwa ako kasi ganito yan, mga kapatid. Actually talaga, yung pinagbigay ko kay Pastor Noel, eh, hindi naman niya panonorin ang buhay yan, eh. Hindi naman maririnig niya itong portion na ito. Hallelujah. Yung pinagbigay ko sa kanya, pagbayad ko talaga yung dito sa church. Itinawagan ko sa Lito, pupunta ako sa inyo church. Eh, siyempre, sa dami ng katatag, eh, January, February, March, April, May, June, July. Ang dami ng tangke. Masabi ko, sige, Pastor Noel. O, di alam niyo po, mga kapatid, to make the long story shortcut, nagtanim ako sa kanya ng almost 4,000. Maliit yun para sa akin, para sa man of God. Maliit po yun. Pinakain ko siya dyan sa Jollibee. Patapos makailin, tinamnam ko siya ng binhi. At nagdeklara siya, sabi niya, I declare blessing kay Pastor Lito sa kanyang business, sa kanyang church. I receive, sabi ko, I receive. Pero siya naman ang receive, di ba? Kasi siya ang binigyan. Hindi niyo po ba alam, mga kapatid, kahapon nagsukat ako, inabot ako ng isang oras sa kasusungat dahil sa luwang ng paglalagyan ng baking at sa aking nag-order, naniniwala po ako, mahina ang trying to be. Wala akong kausap. Amen. Sa dating na yon, ulitin ko, mahina ang 30,000. Kita ko yun, mga kapatid. Why? Because I received the declaration. Amen? Nagugulat ako, ang dami ko mga pinagbibigyan dati ng flyers, binabaliwala ko. Ngayon, nagtatawagan sila. Bakit? Kasi sabi nga mga kapatid, ang salita na binitawan mo, hindi yan babalik ng walang kabuluhan. May bit-bit yan. Amen? Amen. O kita mo, 3,000, 4,000, bumalik ngayon. Hallelujah. Amen? Amen. O hindi kayo masaya? Amen. Praise God. Hallelujah. Palapakan natin si Jesus.
Kaya tayo mga kapatid, sabi ko nga, magdeklara ka doon sa gusto mong mangyari. Amen? Amen? Kaya, so mga mag-asawa, sinasabi ko yan, pag nag-aaway kayo, huwag mo sabihin, sige, suntukin mo ako, suntukin mo ako! Kasi susuntukin ka talaga niyan. Pag nag-aaway kayo, ganito ang sabi mo, huwag mo akong suntukin! Huwag mo akong suntukin! Hindi ka susuntukin niyan. Tama? Kasi words are powerful. Amen? Kaya pag nag-aaway kayo, huwag lalabas. Iwalay na tayo. Ang sasabihin mo, maging cruise pa tayo! Maging cruise pa tayo! Praise the Lord! Di ba mas maganda yun? Hindi yung pag nagkaroon ng problema, iwalay na tayo! Iwalay! Hindi! Mag-iwalay talaga kayo! Maganda yung may problema na cruise pa kayo. Amen? Ganda nun! Huwag lalabas sa bibig yung hiwalayan. Ang lalabas sa... Sige, maging cruise pa tayo! Wala tayong makain! Walang bigas! Walang ano! Wala! Maging cruise pa tayo! Sige, yakapin mo ako! Kahit walang makain, di ato sa gayakapan. Amen? Ito ang problema sa mga Pilipino. May wala na nang makain, magpatipatila pa. Praise God! Sa Tagalog, wala na nakakain, nakaaway pa. O bakit? Magbibigay pa ng provision ng away? Amen? Amen? Kaya sa mag-asawa pa yung pag nag-away kayo, yung gusto mong mangyari ang gawin mo. Amen? Praise God. Diba si, kung sino sa inyo, tapos nag-aaway kayo, isigaw muna lang, pakasal na tayo! Praise the Lord. Hallelujah. Wala tayong makain, wala tayong makain, walang bigas, sige pakasal tayo. Because words matters. Amen? O sabi mo nga sa katabi mo, magsalita ka ng magaganda. Amen? Huwag sasabihin walang ulam. Huwag sasabihin walang bigas. Amen? Kaya sa step kayo, huwag mo sasabihin walang gas. Ang sasabihin mo, Pastor, paparating pa lang yung aming gas. Amen? Praise the Lord. Amen? Masaya ba kayo? Parang hindi. Pag wala kayong bigas, huwag mo sabihin, walang bigas. Paparating pa lang ang kaban kong bigas. Di mas maganda pakinggan? Amen? Palapakan natin si Lord. Never say na wala kang pera, ang sabi mo, paparating pa lang ang aking pera. Amen? Ano yung mga katabi mo? May pera ka? Anong sagot? Anong sagot? Praise God. Anong sagot? Ang sasabihin mo, paparating pa lang ang aking pera. Amen? O isang pang tanong para matuto. May pera ka ba? Anong sagot? Paparating pa lang. Ang hirap yung turuan. Katuturo lang. Wala. Praise the Lord. Amen? Amen po ba? Okay, pag tinanong kayo, may mga regalo na ba kayo para sa Pasko? Praise the Lord. Wala na naman. Huwag na naman sa bibigang wala. May mga regalo na po ba kayo sa Pasko? Ayan, praise God. Ibabalot pa lang po, Pastor. Hallelujah. Kaya, now na naglilista kayo, huwag niyo pa kalimutan. Kasi di ba may kanta, people making list, buying special gift, taking time to be kind and one for all. Alam niyo ba yun? So naglilista na yung iba na yun. Ang number one, si Pastor Lito. Ayan, ganda nun. Amen. Inaanak 1, inaanak 2, inaanak 3, inaanak 4, inaanak 5. Ang inaanak ko, halos lang na inandog dyan sa Abangan, inaanak ko. Kaya nagtatago ako. Sabi ko, saan kaya ako magtatago ngayong Pasko? Hallelujah. Alam niyo po ba ang regalo ngayon na 300 sa inaanak? Wala na. Gusto nila 500. Praise God. Kasi Sir Joy, mga inaanak mo, handaan na ka na tigpa 500. Kung wala kang 500, magtago ka na. Magtago ka na. Amen? Huwag mo sa unang listahan, huwag nyo ilalang mga taong pupuntahan ko at hingan ko ng regalo. Number one, si Pastor Lito. Hindi, huwag nag-uwagin ko ganun. Praise the Lord. Hallelujah. Mayroon na lang kumontrata sa akin. Pastor, pupunta ko sa bahay nyo.
Pupunta ka lang. Wala ko lang ito. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Tanungin mo nga ulit, may handa lang po ba kayo? Tanungin mo katabi mo, may panghanda ka na ba? Anong sagot? Paparating pa lang. Amen. Palapakan natin ang Lord. Pangalawa, agreement number 2, prayer will make us prosperous. Agree ba kayo dyan? Sabi ni John, the beloved, kay Gaius, sabi niya, minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay, kasama bang pera? Kasama bang material? Yes, minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at pumuti ang iyong katawan na gaya ng paginhawa ng iyong kaluluwa. Ilang paginhawa? Kaluluwa, paginhawa, ang katawan, paginhawa, ang mga malahat ng bagay, maginhawa ka. Praise God. In all aspect, tayo dapat ay maginhawa. Beloved, I pray that you may prosper in every way and that your body may keep well, even as I know your soul keeps well and prospers. So maganda yung gumiginhawa tayo. Amen. Sabi nga ng isang Kristiyano daw na conservative, well, ako, wala akong pera, mahirap ako, pero matagumpay ako spiritually. Hindi. Pag matagumpay ka spiritually, papatagumpay ka rin ng Lord materially. Amen? O sabi mo, I like that. Lakasan nyo, sabi mo, I like that. Kaya mga kapatid tayo, mga kapatid, pray lang ng pray. Diba yung push, P-U-S-A-H, nabibisaya, pray until something happen. Huwag kang titigil hanggat walang nangyayari sa ipinapanalangin mo. Amen? Dapat nagiging makulit tayo sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Sabi mo nga sa katabi mo ulit, I like that. Kaya mga kapatid, pray lang. Sabi mo nga, prayer. Sabi mo nga, prayer. Kaya pagising ninyo, pray kayo, Lord, prosper me this day. Papagtagumpay mo, pagginhawain mo sa araw na ito, and God will do that. Alam niyo po kung bakit hindi tayo tumatanggap? Hindi tayo nag-pray. Sabi ni Jesus, kaya hanggang ngayon, wala kayong tinatanggap kasi hindi kayo humihingi. Humingi tayo para tayo bigyan. Hindi naman si Lord magbibigay ng hindi ka humingi. Amen? So sabi mo nga ulit, prayer. May hiningi na ba kayo kay Lord? So pag humingi kayo, mga kapatid, huwag pang sarili, dapat maging pagpapala sa iba. Attribute number 3, word will make us prosperous. Ang salita, basa tayo, mga kapatid. Joshua 1:8, ang aklat na ito ng kautosan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawain ang iyong lakad at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. This book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night, that you may observe and do according to all that is written in it. For then you shall make your way prosperous, and then you shall deal wisely and have good success. Mga kapatid, huwag niyong papaliwalain ang salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ay nagpapakinhawa sa ating buhay. Tingin kayo sa akin. Actually mga kapatid, nung mapilayan ako, nung nagsasaklay ako, talagang dinidigdig ko ang salita ng Lord. Lord, sinabi mo sa iyong salita. Amen. Because God will act based on His word. At sinabi ko, Lord, hindi ka sinungaling sa iyong mga salita. Hindi ka sinungaling sa mga salita. Inaano ko yan, kaya every time na mag-pray tayo, dapat may pinangahawakan ka. Halimbawa yung nagbibigay ko dito ng 5 piso. Maraming bariya dito eh. Hallelujah. Mayroon pa lang 5 piso eh. Pero hindi mahalaga how much you give eh. Hindi yun ang tinitinang ng Lord.
ang tinitinan ng Lord, yung puso ng pagbibigay. Eh kahit piso yan, ihulog mo dito, at least nagbigay ka, di ba? Ngayon habang nagbibigay ka ng piso, sabihin mo, Lord, pinangahawakan ko, itong piso na ito, ito ay pinhi na pag ihulog ko, Panginoon, tutubo, lalago, at magbubunga ng 100. Amen. Hindi naman pwede piso hinulog ko, piso din ang bunga. Hindi. Sabi ng Bible, ang isang butil pwede magbunga ng 30 na butil, pwede 60 na butil, pwede 100 na butil. Isang butil lang po yun. O ngayon, kung ang piso na yun, kaya i-prosper ng Lord. Hindi lang po tayo nagbibigay, basta bigay, name your seed. Amen? Amen po ba? Kaya pag nagbibigay kayo, habang dala-dala mo, praise the Lord, Lord, ibibigay ko po ito bilang bigi. And I declare, ayon sa mga salita, aani ako ng libo-libo. Amen? Amen po ba? Actually, natutuwa ko dito sa mga tao. Sabi naman ni Sister Kim, Pastor, pagka mag-iimbita naman tayo, ika ng bisita, yung medyo mahabang panang para makapaghanda din kami. Oh, ang ganda makinggan, ano? Yung gusto din nila magtanim, gusto din nila magbigay, naandun ang design. Pero alam niyo po, sabi ng Philippians, pag nakita ng Lord ang design ng iyong puso, ibibigyan ka niyan, mga kapatid. Sabi nga ng Bible, delight yourself in the Lord, and He will give you the desire of your heart. Amen? Amen po ba? Hallelujah. Ipaalam mo lang, magpuri ka lang kay Lord, ibibigay niya ang desire ng iyong puso. Kaya yung Word of God, huwag niyong papaliwalain. Kasi yan ang pangahawakan mo, Lord, according to your Word. Hallelujah. Sabi mo, Panginoon, hindi ako mapapahamak. Sabi mo, Panginoon, lahat ng sinabi ng Lord, panghawakan mo. Actually, kung lang pinagdidibdigan ko kay Lord, inaaway ko sa Lord, baka hindi niyo alam sa bahay. Ang hirap. Magsasayang lang ako. Ang hirap. Praise God. Gusto ko lang patay niya sa atas. Yung aking saklay pa, pagbunta ko ng siya, nagulas pa, yung saklay ko. Sabi ko, papatayin talaga ako. Praise the Lord. Bago ko makapagsahin, hirap na hirap ako talaga. Pero nung inaaway ko si Lord, of course, with tears, sinabi ko talaga kay Lord, sabi ko, Lord, anak mo ako. Anak mo ako at I am worthy. Naku. Tapos sabi ko, Lord, nangangaral ako ng pabor. Tapos hindi mo ako papaboran. Nangangaral ako ng milagro. Hindi ka magmimilagro sa akin. Nangangaral ako ng salita ng Diyos. Hindi mo ba gagawin ito sa akin? Actually, mga kapatid, pinos ko yun sa Facebook eh. Yung pinag-pray-pray ko. Binidyuhan ko talaga. Nakataas, bulang-bula, binidyohan ko, nakikita ko talaga unti-unting umiimpis. Kaya lang ang binabanggit ko, speaking, nagkaganyan-ganyan ako sa Panginoon. Alam niyo po rin, pinos ko sa Facebook, pinan ng Facebook kasi akala nagmumura ako. Bawal naman bad words. Ganyan talaga, nagkagalaiti talaga. But praise God, doon ko nakita na patunayan ng Lord, because tinayuan mo ang kanyang salita, gagawin ng Diyos ang kanyang salita sa iyong buhay. Amen? Amen po ba? Kaya pag kayo ay may pangangailangan, sabi mo, Lord, hindi ako magkukulang. Praise God, hold on, because His Word can make you prosper. Last na po, mga kapatid. Hallelujah. Sabi mo nga, last na. Hallelujah. Attribute number 4, honoring will make us prosper. Basa tayo. Ano po yung honoring? Sinong i-honor natin? Ang Diyos? At saka siyempre yung mga lingkod ng Diyos. 2 Chronicles 2020. Ang tawag dito, 2020 vision. At sila'y nagsibangong maaga sa kinamagahan at nagsilabas sa ilang ng Tekoa. At habang sila'y nagsisilabas, si Josaphat ay tumayo at nagsabi, tingin ninyo o ako, o Huda, kausap niya ay Huda, at iyang mga taga-Jerusalem, sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos, sa kayo'y matatatag kayo, sumampalataya kayo sa mga propeta,
sa kayo'y giginhawa kayo. Palitan niyo po yung propeta kasi hindi na, wala na tayo sa era ng propeta eh. Nasa era tayo ng pastor. So mapalataya kayo sa inyong pastor at kayo'y giginhawa. Sa English sabi niya, and they rose early in the morning and went out into the wilderness of Tekoa. And as they went out, Jehoshaphat stood and said, hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem, believe in the Lord your God, and you shall be established. Hindi period ha? Believe and remain steadfast to his servant, to his prophets, to his man of God, and you shall prosper. Bakit may mga tao na hindi nagpa-prosper? Kasi sinasalo-ula ang kanilang pastor. Ang pastor, nire-respeto. Sabi ng Bible, believe in the Lord your God, your life will be established. Tatatag ang buhay mo. Praise God. May problema, hindi ka matitinag. Pero hindi po nung nagtatapos, believe and remain steadfast to His prophets and you shall prosper. Yung verse na yan, nasa area ng mga propeta. Pagka sila ay sumampalataya sa propeta, naniwala sa propeta, they will prosper. Hallelujah. Amen? Amen? Amen. O sabi mo nga ulit sa katabi mo, for you to prosper, honor your man of God. Amen? Hallelujah. Ino-honor. Ako hindi ko sinasabi naman mga kapatid ako, lahat ng man of God, ino-honor. Si Pastor Lowen, ino-honor ko yan, mga kapatid. And I believe, mga kapatid, itong taking na nakuha ko, hallelujah, is just a manifestation because I honor the man of God. Amen? Sabi nga po ninyo, honor. Hindi lamang ang Diyos ang ating i-honor, we also have to honor the man of God. Sabi nga ni Pastor Noel, walang membro na naging matagumpay na suwain sa pastor. If you want brethren in Christ to prosper, be obedient to your pastor, be submissive to your pastor, and you will prosper in all your ways. Sama po natin, mga kapatid. Hallelujah. Declaration will make us prosperous. Prayer will make us prosperous. Word will make us prosperous. And honoring will make us prosperous. Yan po ang DPWH. Nakita nyo na po ba ang acronym yan? And last verse. Hallelujah. Psalms 1:3. Paborito ko rin pong verse ito. At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig. At itong inaharin tulad sa punong kahoy, mga born again ito, Kristiyano at mananampalataya. Ikaw yan. Ikaw. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yan. At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan ang kanyang mga dahon na may hindi nalalanta. Bakit? Kasi kahit tag-araw, ang kanyang ugat na andun sa batis. At ang sabi niya, at anumang kanyang gawin ay giginhawa. And he shall be like a tree firmly planted and tended by the streams of water, ready to bring forth its fruit in its season. Its leaf also shall not fade or wither, and everything he does shall prosper and come to maturity. Sabi mo sa katabi mo, I claim it. Lakasan mo para mangyari sa iyo, I claim it. Yung puno, ang hinaling tulad dyan, ulitin ko, born again, Kristiyano at mananampalataya. At ang sabi ng Bible, mga kapatid, praise God, lahat ng kanyang gagawin ay giging hawa. Amen? Amen? Lahat ng gagawin ay giging hawa. Amen? Mag-business ka, mag-trabaho ka, na anong gawan mo, God will prosper. Sama po natin, mga kapatid, the impartation, He will always prosper us. Next slide, every day. Praise God. He will prosper us every
way, and He will prosper us everything, and He will prosper us everywhere. Araw-araw, papaginhawain ka ni Lord. Sa lahat ng paraan, pagiginhawain ka ni Lord. Sa lahat ng bagay, pagiginhawain ka ni Lord. At saan ka man pumunta, pagiginhawain ka ng Panginoon. He will prosper us in every day, every way, everything, and everywhere. Why? Because ganyan ang Diyos namin. Pwede ba tayo tumayo, mga kapatid? Awitin natin ang inawit natin kanina. Praise God. Hallelujah. Awitin natin ang katapatan ng Panginoon. Hallelujah.